Oh, alam ka. Gusto mo na sumuko. Ayaw mo nahihirapan. Gusto mo kumakain ka lang, hindi ka nagbabalat ng buto. Gusto mo inaabotan ka. Ayaw mo yung nag-aabot ka. Gusto mo maging tamad. Gusto mo ikaw lagi sinusuyo. Sa higit sa lahat, gusto mo ikaw ang nasusunod. Alam mo bro, tama yan bro. Yan ang pinakamagandang mindset natin sa mundo ngayon bro. Yung magiging tamad ka, ganun, dapat sila nag-a-adjust para sa'yo. Yung ikaw lagi nasusunod, hindi ka nagbabanat ng buto. Alam mo pare, yung sabi ko sa'yo pare, yan ang pinakamagandang buhay ngayon. Sarap kaya sa pakiramdam yan, yung wala kang po problema eh, tapos sila mag-a-adjust para sa'yo. Sarap nun bro, grabe. Nasa naman yung mga ibang tao, di ba? Nagpapakahirap pa sila bro. Nagpapakahirap sila na nag-a-adjust para sa ibang tao. Tapos mamaya, mahihirapan sila pero hindi sila susuko bro. Alam mo bro, hindi maganda yon. Pag nahirapan ka, dapat sumuko ka na bro. Kasi pinapahirapan mo yung sarili mo eh. Siyempre, pag hindi ka sumuko, lalaban ka ulit bro. Ngayon, lumabang ka ulit bro. E natalo ka pare, di ba? Pag natalo ka naman, babangon ka naman, lalaban ka ulit pare. Tapos matatalo ka hanggang sa maging succeed ka. Ngayon pare, pag tinigil mo na lahat yun pre, nung lumaban ka pare ha, tapos natalo ka, tapos sumurrender ka na pre, okay na yun bro. Panalo ka na dun bro. Sarap sa buhay nun bro. Kaya yung ginagawa mo na bro, na nakaupo na lang dyan, nanonood, sila nag-adjust para sa'yo, pinapasarap ang buhay mo, the best yan bro. Yan yung pinakamagandang buhay ngayon sa mundo. Yung bang, lalo ngayon, di ba? May pandemic ngayon bro, di ba? May pandemic yun. Ibang tao mag-a-adjust para sa'yo kasi ayaw mo eh. Ayaw mo magkaroon ka ng sakit bro. Kaya dapat nasa loob ka lang ng loob ng bahay bro na nakaupo lang. Netflix and chill kumbaga nga bro, di ba? The best yun. Ibang tipong gigising ka sa umaga bro. Gigising ka sa umaga bro, di ba? Pagkagising na pagkagising mo, kakain ka na lang bro. Tapos pagkatapos mong kumain, ano nga kayo mo bro? Magtatrabaho ka? Yung magpapakahirap ka dyan na gagawin mo lahat ng kakaya mo pero hindi ka sigurado kung kailan ka tatamaan ng sakit, kung tatamaan ka ba o hindi bro, di ba? Para mong nilalagay sa alanganin yung buhay mo bro. Kaya mas maganda siguro bro, pagkagising na pagkagising mo, kumain ka, tapos mag-cellphone ka bro, cellphone ka. Yun ang pinaka-the-best na gagawin natin dyan pare ha, pinaka-maganda yan. Kasi nga, wala eh, hirap ng panahon, tapos magiging mahirap ka pa. Dapat sila na mag-adjust para sa'yo. Umupo ka na lang bro. Umupo na yan. Yan yung pinaka-the best na gagawin natin ngayon. At isa pa. Bigyan kita isang senaryo. Naghanap buhay ka. Gigising ka na maaga. Kakain ka, maliligo ka, magluluto ka ng pagkain, papasok ka sa trabaho nyo. Tapos minsan, overtime ka pa, di ba? Tapos babalik ka sa bahay nyo, magluluto ka ulit, mag-aalaga ka ng bata, maliligo ka, matutulog ka, di ba? Siguro pag ganun ang ginawa natin bro, mga... Sabihin na lang natin, 5 years pa bro. 5 years bago ka umaman, bago ka umasenso sa buhay, di ba? 5 taon ang igugugol mo sa paikot-ikot na ganun bro, di ba? Ang hirap bro, di ba? Pakahirap. E samantala, sa other side, hindi naman tayo sa other side ha. Ito bro, pagkagising mo sa umaga bro ha, di ba? Nakakain ka. Ngayon pare, pagkatapos mong gumain, bigla ka lang umupo, humiga ka ulit, nag-cellphone ka. Pagkatapos mong mag-cellphone, pabangon ka ulit dahil nakapagluto na yung mga nagluluto dyan, kakain ka naman bro. Pagkatapos mong kumain, siyempre, maliligo ka na. Pagkaligo mo bro, tutulog ka ulit bro. O kaya tatambay-tambay ka lang sa gilid-gilid ng bahay bro, magti-tiktok ka, parang ganun bro, di ba? Pagkatapos mong mag-tiktok, siyempre, may merienda yan. Bibigyan silang merienda sa'yo. May meriendahin mo naman yun. Ngayon bro, pagkatapos mong mag-merienda, ang gagawin mo dyan, hapunan na, di ba? Hapunan na. Tapos pagkatapos mong mag-hapunan, siyempre pare, sa gabi pinaka-the-best Netflix and chill. Ngayon, i-compare mo yung bro, 5 years siyang paikot-ikot bago siya mag-succeed sa buhay. O ikaw bro, 5 years mong ulit-ulitin yon, na ganun lang, wala ka, hindi ka magbabanat ng buto bro, sila mag-adjust sa'yo bro, di ba? Sarap ng buhay mo within 5 years bro. 5 taon mo, 5 of your precious years. Bro, ha? Kaya kung ako sa'yo bro, mas maganda maging palamunin bro. Kasi maging magbanat ng buto, the best yan bro, gagawin mo. Tapos sabayan mo na lang siguro bro, na pag merong mga issue bro, makikisabay-sabay ka ng comment dyan sa Facebook bro. Siyempre, mahirap na yun bro, di ba? Ginagamit mo yung utak mo. Yung isa, ginagamit niya yung buong mind, physical, mental, ganun bro, di ba? Ginagamit niya lahat kasi sa pang-araw-araw niyang ginagawa kasi ang 5 years niyang gugugulin yun bago siya mag-succeed sa buhay bro. Ikaw bro, anong gagawin mo bro? Di ba? Yun lang, gagamitin mo lang ng konting utak bro habang nakahiga ka bro, di ba? Possible, sumikat ka pa dun bro. Saka maging dakilang tambay bro, di ba? So kailangan natin magsumikap bilang maging isang tambay bro. Dito lang tayo sa loob ng bahay, huwag tayong magsisilabas. Hayaan natin na yung mga kasama natin sa bahay ang magtrabaho para sa atin bro. Kasi nga, palamunin tayo bro, di ba? Tama bro, palamunin tayo.
So bago ko tapusin to bro, bibigyan sana muna kita bro ng isang pinakamagandang quote na siguro pwede mong dalhin sa 5 years bro, ha? Na kung gusto mong magbago, wag mo nang gagawin. Kasi pag nagbago ka, magbabago din ang ikot ng buhay mo. Kasi bakit bro? Kasi bakit? Alam mo kasi bakit yon? Kasi pag binago mo yung buhay mo bro, magbabago din yung ikot ng buhay mo. Kung mas pinili mong maging mas masipag na may mararating sa buhay bro, mamahihirapan ka dyan bro. Magiging ang bigat talaga ng kakarguin mo dyan bro. Hindi mo alam kung kailan ka magsasucceed bro. Pero ang isa lang siguraduhan dyan bro, magfe-fail ka, tapos babangon ka, magfe-fail ka ulit. Siyempre, nakakapagod yun bro. Eh ikaw, kung hindi mo nababaguhin yung ugali mo bro, doon na lang bro. So, maganda ba, di ba pre? No? Ang ganda yun. Hindi mo na pinago, hindi ka mahihirapan, di ba? Mamamatay kang palamunin. Sige bro, wait lang bro ha. Alis muna ako bro kasi medyo, kwan, medyo hindi ko na lang kasi bro kung anong gagawin natin yan. Natatay na ako bro ha. Babalik ulit ako bro, siyempre eh. Alam mo naman. Palamunin tayo. CR lang ako bro, CR. Sige.